Ipinadala ng US Navy ang isang carrier strike group nito sa South China West Philippine Sea. Ginawa ng US ang aksyon dahil sa amano'y ginagawang militarisasyon ng China sa nasabing lugar. Kabilang na ang paglalagay ng surface-to-air missile system sa Woody Island at ang pinakahuli ay ang pag-takeover ng Chinese naval vessel sa Quirino Atoll. Ang carrier strike group ay naideploy sa pinag-aagawang teritoryo ay pinangunahan ng nuclear-powered USS John C. Stewart's o Stennis na suportado ng dalawang cruisers at dalawang destroyer. Kasabay nito, magsasagawa ng port visit sa Pilipinas ang flagship na 7th Fleet ng US LSS Blue Ridge. Nilinaw naman ni Pacific Fleet Spokesperson Commander Clay Toss na karaniwan lamang ang ginagawang deployment na mga barko at eroplanong pandigma ng US. Pero naniniwala ang analyst na si retired Navy Captain Jerry Hendricks na ang deployment sa South China o West Philippine Sea ay malinaw na pagpapakita ng US Navy at Department of Defense ng presensya para mapanatili ang freedom of navigation sa rehiyon.